Ito yung pinakamaikli pero solid na araw ng aking pag-iikot sa Hilagal Luzon. Walong araw na ako sa kalsada at marami-rami na rin ang mga lugar na aking napuntahan gamit ang bisikleta. Mahirap, oo. Pero masaya. Kasi, alam mo yun, yung pakiramdam na napuntahan mo yung isang lugar na akala mo mararating mo lang gamit ang demake ng sasakyan. Kaya iba talaga yung fulfillment na nararamdaman ko sa tuwing makakakita ako ng arko ng isang bayan or lalawigan. Nakaka-proud na isipin na sarili mong lakas ang gamit mo para mapuntahan ang lugar na to. Kaya sa pagpapatuloy ng aking pag-iikot sa norting bahagi ng ating bansa or North Luzon, Lutara, samahan niyo ako sa bayan ng Sanchez Mira. Mga alas 7:30 ng umaga nang narating namin ang arko ng isa sa mga pangarap kong marating gamit ang bisikleta, ang arko ng bayan ng Apari. At mula dito, babaybay namin ang mga kalsada papunta ng bayan ng Sanchez Mira. Halos 110 kilometers pa ang layo nito mula sa arko ng Apari. Actually, dapat hanggang sa Pagudpud sa Ilocos Norte ang target namin ngayon, pero meron kasing hindi inaasahan na pangyayari. Malalaman nyo mamaya kung ano yun. Mabilis lang naming sinuyod ang mga kalsada sa bayan ng Kalamanyugan. Rolling hill sa mga kalsada dito at medyo makunat padyakin. Pero tolerable naman. At pagkatapos ng halos 30 minutong padyakan, bandang alas 8 ng umaga, nakabali kami sa may Magapit Bridge sa Lalo, Cagayan. Kinuha ko lang pala dito yung mga pannier na iniwanan ko nung pumunta kami sa Santa Ana, Cagayan. At dahil walong araw na nga kami sa kalsada, ginamit ko na rin tong pagkakataon na to para malinis yung drivetrain ni Torong, parang maging smooth ulit ang ating padyakan. Ngayon tamang linis pa rin tayo. Sobrang dumi na ng ating kadena, drivetrain. Ang Magapit Suspension Bridge ang isa sa pinakainaabangan na tulay bukod sa Patapat Bridge pag umiikot ka sa norte. Ang tawag pa nga ng mga lokal dito ay Golden Gate of Cagayan na hango sa Golden Gate Bridge sa San Francisco, California. Solid na experience ang dumaan sa tulay na to dahil kitang-kita mo dito ang ilog ng Cagayan. At ito na rin yung huling beses na makikita ko yung napakagandang ilog na to kaya sinusulit ko ang bawat segundo. Isang mahabang ahon ang sumalubong sa amin matapos naming tumawid sa tulay ng Magapit. Mataas na rin ang sikat ng araw kaya dagdag hirap talaga. Pero hinaya naman. Mga alas 10 ng umaga nang narating namin ang bayan ng Alakapan. Dito patag na ang mga kalsada kaya chill-chill na lang ang padyakan. Maganda ang ambience ng lugar at kokonti ang sasakyan na dumadaan kaya napakasarap pagmasdan ng mga palayan na madadaanan. Alas 11 ng umaga nang narating namin ang bayan ng Balesteros. Yung kaninang puro patag sa bayan ng Alakapan, napalitan ulit ng isang napakahabang ahon. Laspag na ako sa mga oras na yan kahit wala pa kami sa kalahati ng aming ruta. Sinaga ko na lang ang bawat ahon at nakakarandam na rin ako ng gutom. Buti na lang sa dulo ng ahon bago ang lusong papunta sa bayan ng Abulug, may nakita kaming kainan. Dito na ako bumawi ng lakas. Sa halagang 120 pesos, solid na solid yung eat all you can nila. Matapos namin makabawi ng lakas, lumusong na kami papunta sa bayan ng Abulug. At mukhang nasobrahan ata kami ng kain, kaya ayan, tumigil muna kami para umidlip dahil pare-parehas kaming inaantok. Isa talaga sa mga nagustuhan ko dito sa norte ay napakaraming ilog at tulay na madadaanan mo. At kada tumatawid ako dito, hinding-hindi ko pinapalampas ang pagkakataon na mag-video. At sa mga oras na to, tumatawid kami sa tulay ng Kapagu at ang ilog ng Abulug. Ibang-iba talaga ang ilog dito sa Cagayan. Napakaganda at napakalinis, malayong malayo sa mga ilog sa Kamaynilaan. Nag-uumpisa na rin pumangit ang panahon nung marating namin ang bayan ng Abulug. Kaya tumigil na muna kami para mag-ayos ng gamit. So nag-aayos na kami ng mga gamit at tatago ko muna itong action cam at baka ulanin tayo ng matindi-tindi. Mga alas 2:30 ng hapon, inumpisa naming baybayan ang bayan ng Pamplona. At yung akala kong puro patag na, akala ko lang pala talaga. Dahil isa to sa mga lugar na may matitinding ahon. Pero syempre, tsatsagain mo lang yan. 1 to 1 lang hanggang matapos. Isa din pala ang Pamplona sa mga nagustuhan kong bayan na dadaanan namin. Kahit matindi yung rolling hills dito, sobrang solid naman pag napadpad ka na sa Kapatagan. Nakakapawi ng pagod ang magagandang view na makikita mo. Mga alas 3:30 ng hapon, nang narating namin ang arko ng Sanchez Mira at tuluyan na rin bumuhos ang ulan. May paparating din kasing bagyo sa mga oras na to kaya imbis na dumiretso kami sa Ilocos Norte ay minabuti na lang namin na dito na lang magpalipas ng gabi. Buti na lang talaga may nakita kaming murang accommodation pagpasok namin ng poblasyon.